Magandang araw mga ka-trip. Ako na naman po si Jem, ang makakasama nyo sa trip lang para sa araw na ito. Lang. Ngayong panahon na ito, marami nang kinahihiligan ng mga bata. Nandyan ang mga high-tech na gadgets, mga kalarong kapwa bata, at kung ano-ano pa. Pero alam niyo ba na ang mga hayop ang isa sa kanilang kinahihiligan? Kung makakakita sila nito ay tuwang-tuwa sila. Kaya naman ang trip natin ngayon ay hindi lang para sa mga matatanda, kundi para na rin sa mga bata. Kasama ko ngayon ang guest tripper natin na si Mark. Halika Mark! Kami ay magpapakain at maglilinis ng kulungan ng mga hayop dito sa Baluarte. Napili namin ang Baluarte dahil dito lang matatagpuan ang mahigit 300 klase ng hayop. O ano, handa na ba kayo? Isa sa dinadayong pasyalan ng buong Pilipinas at ng ibang bansa, ang Baluarte. Matatagpuan ito sa Tamag, Vigan City, Ilocos Sur, kung saan makakakita ka ng iba't ibang klase ng hayop. Baluarte Zoo is an 80-hectare open zoo concept ng free-roaming animals. So, ang Baluarte come from its name na parang fortress or territory. Pero actually, it's a backyard for search of its animals and it's served for the public for free. Parang everything's free dito po, from entrances, from shows, and sa mga encounters with the animals. We had 305 species, almost 1,500 animals dito sa Baluarte. Bale, ito yung una natin gagawin daw. I-scrub natin yung parrot display. Ito yung lugar ng mga ibon. Kailangan linisan to para mas maganda yung itsura para sa mga turista. Ilang tao yung gumagawa nito? Isa lang. Habang ako ay naglilinis, tumulong naman si Mark na walisin ang mga dumi ng ibon. Itong paglilinis na to is full day daw. 8 to 5. Para diretso mapanatiling malinis. Dapat, kahit sa simpleng signage lang, dapat malinis daw. Ayan, natapos na rin namin ang paglilinis at i-display na ang mga ibon. Pagkatapos natin linisan yung mga parot doon. Tapos, ingat lang na ilayo yung mukha kasi tumutuklaw eh. So every day from 7 o'clock, linis, daily cleaning, maintenance, check po din yung mga purchase nila, kung may sira, kung may break, re-report agad yun. Pati yung hayop, kahit i-display lang natin siya, nakikita mo yung physical condition niya, kung matamlay yung mata, kung mahina yung mga reaction niya, re-report agad yun. Tapos bago natin siya i-display, kailangan good condition, lagi mong titignan. Yung hayop hindi nagsasalita, pero kahit ibon niyan, nagpapakita siya ng mga reaction ng kung siya ay may sakit. Yun. Tapos sa mga hayop, lahat may mga pattern. Pattern kung kailan sila iuwi, pattern kung kailan sila i-display, alam nila yan. At alam din nila, magsiset ka rin ng isang oras kung ano oras sila kakain. At sa araw-araw mong paikisalam mo sa mga hayop mo, may kilala mo siya. Tapos di mo siya iti-treat ng hayop lang. Tanda mo, trabaho mo yan, kailangan mahal mo rin. Next, dito man tayo sa deer sector. Sa mga deer sa usa. Ito ang pinaka... Susunod naming assignment ni Mark. Itong likuran namin, kailangan naming linisan. Ito daw yung trabaho to, so ito yung pinaka-messy. Kailangan may bota para sa safety na rin natin. Lalo na pag mga ganitong umuulan. Yan.
Bale yung part na ito, sinabi ko kanina, ito yung pinaka-messy daw na job dito sa Baluarte Miniso. Tapos mas mahirap maglinis dito kapag ganitong umuulan, basa, maputik, tapos mas mabigat yung mga dumi. Tapos mas maamoy, may amoy. Television freak show cops and rappers everywhere. Subway makes me nervous, people pushing me too far. I got to break away, so take my hand. Next job namin, paliliguan namin yung camel. Kahit kami hindi pa naliligo, kailangan dapat sila maligo. Ano pangalan mo? Barbie. Ay, kasi ba? Ay, hindi si Barbie. Kasi ba't daw? Ba't daw? Paliguan kita muna. Ang pangalan ng mga camel ay sina Barbie at Bandong. Alam niyo ba na si Bandong ay nasali sa programang Pinoy Record ng GMA dahil kaya niyang ubusin ang 5 galong tubig sa loob lamang ng 2 minuto? Sabi ni Din sa amin na si Barbie ay pang-display lang habang si Bandong ay tinuturo ang sakyan. Punta kami sa lugar ng mga tigers. Sila yung susunod namin papaliguan after the camel. Yung mga bata daw, smaller than the tiger, always afraid. Kaya kailangan wala siya sa sight ng tiger. First time namin gagawin to, kaya medyo kinakabahan. Pero yun yung hindi natin dapat gawin, huwag kang kabahan kasi nasa sense nung tiger eh. Pag kinakabahan ka, mas tatakutin ka niya. Yeah, relax lang. Kailangan ko, yung ginagawa ng hunter, gagawin mo siya exact replica. Eh, kampante ka sa kanya, nararamdaman niya kasi yung galaw mo. Kahit yung fear, yung trembling ng puso mo, maririnig niya. Pag kinagat ka, kagatin mo din. Ito lang yung pusa na gusto ng tubig. Only cats who like water. Pareho din, nagpo-purr, kaya lang nagro-roar to. Wala siyang pinagkaiba sa regular na pusa. Yung stripes niya are naka-embed sa skin, parang fingerprint. Ayun, parang isa. Kailangan mo talaga. Good. Ngayong napaliguan na natin yung tiger, ibababa na natin siya. Ready na siya para sa show. Yung animal show ni Tal dito sa Baluarte. Ayan. Bale, kasama natin siyang maglalakad pababa. Hindi naman pala siya ganong ka-wild na delikado. Pero kailangan, ingat pa rin tayo. Kasi hindi mo siya dapat treat na pet daw eh. I-treat mo siya as wild. Wild pa rin. Sa pagbabalik ng trip lang, samahan nyo kami at tayo'y maglalakad kasama ang tigreng si Tom. Maghahakot din kami ng pagkain para sa mga hayop at alamin natin kung paano inaalagaan ang mga paru-paro dito sa Baluarte.